Luma akong ginamit. Ito yung bago. So, hindi naman siya kaso. Ito yung second filter natin, guys. Makikita nyo ay naglulus na dito. So, ayan. Gumagalaw na siya. Kaya, i-repair natin siya. At ito guys yung ating magiging filter kung saan ay gawa siya sa garbage bin para syempre makatipid tayo. So ayan lang ginawa kong paraan. At nilagyan ko lang siya ng pipe sa ilalim kung saan pagsasaksakan ng ating pump at pataas yung tubig. So ayan, ganyan na magiging itsura niya. Susunod nating butasan ay dito sa part na to. So, gagawa tayo ng butas, guys. So, ito yung binili natin na pipe, guys, para isang ano na lang at dito tayo lilinis. So, hanggang dito. Para hindi mabasa yung ating pader ay babalutan muna natin ng bamboo. Ito ay nabibili sa Daiso sa halagang 3 piso. Sang Toyaki.
you can see, sinet ko na guys yung ating ginawa kahapon at ayan ay natuyo na yung ating silicone. Kasi di ba ni-repair natin yung pipe and then the same time etong ating labasan ng tubig ay binago natin kasi nga nasa gilid siya. So hindi siya aabot. Para isang dugtungan lang, isang bagsakan lang ang ginawa ko. Ito yung kahapon guys, kung makikita nyo, ayan, ni-repair ko na siya. Ito na din yung ginamit ko ha, para ma-remind ko lang kayo. Actually, etong pipe na to ay meron siyang dugtungan dun sa ilalim, di ba? Kung nakikita nyo. Kasi ayoko nang mababaw ang tubig. So gusto ko hanggang dito dahil pagtataliman ko to ng kangkong at ng creason, yung pang salad na gulay. Ito dati ko kasi itong binutasan, nagkamali ako dyan. So para hindi na lang ako bumili ng bago. At the same time, nilagyan ko siya ng pipe para ito yung magsisilbi na, nakikita nyo, mayroon ditong malalim na part. Ito dito aapaw yung tubig. Kung makikita nyo, hindi siya pantay. Mas mababa pa rin ito kumpara dito para sure na hindi aapaw yung tubig natin at talagang pabagsak siya dito. Kaya ko to inukuan. Big. At the same time, meron pa tayong ilalagay dyan na cup na net para nasasala yung dumi. And then, ito rin yung dati kong ginamit na filter. Ito yung main filter na ginamit ko. Lagayan to ng basura, guys, na ginawa ko na lang filter. And then, naglagay tayo dito ng butas kung saan dyan papasok yung sinisipsip na galing sa ating pan. Dito papasok. Tapos meron tayo tatlong ilalagay dyan na different types of stone. Yun yung nagfi-filter ng tubig at dito sila aapaw pataas at saka sila lalabas dito. Kaya yan, mayroong pipe dito. Dito natin i-coconnect yung hose mamaya. So isiset na rin natin yung bato para mamayang ikakabit ko na lang ay yung pinaka-frame netong ating pan. Ito guys yung nilalagay kong bato dito sa ating filter. Ito yung parang pipe lang siya. Ayan. So ang gagawin natin ay i-spread lang natin pababa. Para sure dyan lulusot yung ating tubig na madumi. At once a month lang ang linis niyan guys. And then, ang ininext natin ay etong ating parang beads para siyang lava stone na binilog. Yan naman ang magiging pangalawang filter niya. And then ang isusunod natin ay itong ating pinong bato. Pinong bato to actually, para siyang tawag dito. Ayan, makikita nyo. Pinong-pino siya. So, yan naman yung magiging ating... Kaya siya nakanet guys, kasi para mas madali ko siyang malinis every time na madumi na. Ang magagamitin natin ay waterproofing. Ayan. Para hindi siya tabla ng tubig. So ayan guys, habang hinihintay nating matuyo yung ating pinaka frame box, ay tinry ko na rin saksak yung ating pump. As you can see ay dumadaloy na yung tubig paakyat at kitang-kita nyo yung dumi, diba? Galing yan doon sa mismong ating pan. At habang napupuno siya, nakikita nyo dumadaloy na siya pababa naman dito sa ating second filter na siya namang hihintayin din nating mapuno. At kapag napuno siya ay siya namang babagsak dito sa ating pinakapan. So di bale ito guys yung ating magiging aquaponic na system.
ito yung magtatanim tayo ng kangkong at crayon sa ibabaw niya. So ayan guys, pinagana ko na siya kasi para makita natin yung kanyang linis. Nakita niyo yung kulay ay unti-unti na nagbabago. So yan yung kulay niya nung una, maitim, di ba? Hindi na nakikita. So pinagana natin, tinitingnan natin kung lilinis siya ng ilang oras. So pagaganahin natin yan hanggang bukas ng umaga, hanggang sa luminaw siya. At ayan na yung ating pond na ginawa. So medyo mataas yung tubig, ang gagawin ko next time ay lalaliman ko pa. So yung itong pipe natin ay medyo babawasan ko pa ng taas. So saktong-sakto lang yung pagbaba niya. At nakikita nyo guys, meron tayo dyang oxygen. So pagbagsak niyan ay nagkakaroon siya ng maraming bubbles. So yun yung kanyang pinaka-oxygen. At ito na yung ginawa natin, nakita nyo guys. At ayan guys, finally ay natapos na natin yung ating pond. As you can see, as is siya, kung ano yung design, nung design ko dun sa dati naming inalisan ay ganun din ang ginawa kong design. Kanya lang pinaka main filter natin, and then dito yung magiging taniman ko ng kangkong at crayon. So ayan guys, nakita nyo. At ang aking buhok ay nangingibabaw. So ayan, ganyan ang itsura niya guys. So maybe next year tayo ay mag-aalaga naman ng tilapia. Kaya itong ating goldfish ay pwede naman natin ilagay doon sa ating unang may as a second filter. Pwede natin sila ilagay doon at dito tayo mag-aalaga ng tilapia next year. Ayan guys, tapos na. Nakita nyo, simpleng-simple pero napaka mura lang ng pagkakagawa dyan guys. So ayan guys, hoping nag-enjoy kayo sa aking project. At abangan nyo yung aking next project na hagdana, na first step para doon sa aking garden. At kung nagustuhan nyo ang aking mga videos and works, don't forget to like and subscribe guys para masundan palagi. Thank you for watching. God bless you all.